Libong pasahero naman ang na-stranded sa ibabang pantalan sa mga lalawigang apektado ng Bagyong Quinta. May ilong lugar din na binaha dahil sa malakas sa ulan. Narito ang report. Walang nagawang mahigit 500 pasahero sa Batangas Port kung hindi maghintay kung kailan sila makakabiyahe papuntang Mindoro at Romblon. Kinansela kasi ang biyahe ng mga barko dahil sa Bagyong Quinta. Ang ilang pasahero, wala raw extra budget para sa pagkain. Pinaliwanag naman ng Philippine Coast Guard na kailangan magkansela ng biyahe para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Nagsiksika naman sa maliit na waiting area ng Tabaco Port sa Albay ang mahigit 200 stranded na pasahero. Ang isang pamilya, kasama pa ang kanilang sanggol. Dumating po kami sa Tabaco Port ng 24 ng umaga po. Malungkot kami dahil hindi namin nakapiling ang aming pamilya. Saka sana makauwi na kami ngayon sa Catanduanes. Nagsiuwian naman ang ilan sa 300 pasaherong stranded sa pantalan ng Dumaguete City. Pero ang iba piniling sa port na maghintay ng biyahe. Sa Tagbilaran Port sa Bohol, nagbabakasakali rin ang karamihan sa mga pasahero na makabiyahe agad ang mga barko dahil kailangan daw nilang magbalik trabaho matapos mag-Christmas vacation. Patuloy pa rin nakararanas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Bohol. Nakararanas din ng kalat-kalat na pag-ulan at malaking alon ang Bacolod City. Walang pinababiyahing barko sa port ng Bredco. Malakas din ang hangin at alon sa lalawigan ng Capiz. May mga lugar na naiulat na binaha. Sa Cotabato City, binaha ang ilang kalsada dahil sa pag-ulan. Binabante naman daw ng lokal na pamahalaan ang mga low-lying areas. Para sa Unang Balita, Oscar Oida reporting.